Nagsagawa ng cleanup drive ang Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, katuwang ang hindi bababa sa 1,000 volunteers sa Freedom Island sa Las Piñas City. Layo nila na mapanatili raw ang likas na ganda ng lugar na kilalang Bird Sanctuary. Ang Mainita Balita, hatid ni Haji Rieta. Tambak-tambak na basurang tumambad sa mga taga-DNR sa bahagi ito ng Freedom Island sa Las Piñas City. Ayon sa DNR-NCR, malaking problema rito ang tila hindi mapigil ang pagdami ng mga basura na inaanod mula sa Manila Bay. Kaya sa cleanup drive na nilunsad ngayon, Pusan, ang kanilang paglilinis katuwang ang hindi bababa sa 1,000 volunteer na mga taga-Philippine Coast Guard, PNP, mga estudyante at ilang residente. Layo nila ma-preserve o mapanatili ang likas na ganda ng lugar. We've been protecting this area and enhancing its biodiversity. Enhancement, what we mean is we planted more species of trees to increase the diversity of trees. Marami rin daw mga ibon na makikita rito, kaya naman ituturingin itong isang bird sanctuary. Nandito ako ngayon sa tinatawag nilang Freedom Island kung saan pinaniniwalaan nila na maraming mga migratory birds na namamasyal dito. Pero sa ngayon ay akakaunti na lang daw itong mga namamasyal na mga ibon dahil sa mga tambak-tambak na basura. Gaya nga itong kinatawayan natin na talaga ng mga napakaraming mga basura. Ngayon kumunti na kasi marami ng basura. So nawawala na sila ngayon? Oo nga, kaya nga po kailangan namin dapat linisin para bumalik po ang mga ibon. Gaysa ng DLR, ang Las Piñas Paranaque Critical Habitat and Ecotourism Area Management at iba pang NGOs para sa pangangalaga sa Freedom Island. If we not protect this area, we will lose something like this. You can no longer see something like this along the coastlines of Metro Manila. Haji Rieta, GMA News.